So sa vlog na to, papakita ko sa inyo guys yung hotel natin, yung room, and yung neighborhood ng area. Para in case na nag-iisip kayo kung saan kayo pwede magstay if you go here sa Taipei, Taiwan, pwede nyo i-consider ito or magkaroon man lang kayo ng idea no, kung magkano, ano yung room na makukuha. But before that guys, I'm so hungry na. Ano oras na? 9:45 na ng umaga and hindi pa ako nagbe-breakfast. Nagising ako ng 8 o'clock o diba ang sarap ng tulog natin. Full 8 hours ang naging tulog natin guys, kaya maganda ang naging gising natin. So yun guys, mag-breakfast na muna tayo. I'm thinking of going to 7-Eleven na lang to eat a quick breakfast, no? Bago tayo mag-hotel and room tour. Let's go! Andyan lang naman yung 7-Eleven, no? Ilang meters away lang from our hotel. Kaya, super convenient! Ito guys, mabili tayo ng ating walang kamatayang egg sandwich and crayfish. Tapos, iced latte. Ayun, no? Atin yan. Bale, $65 lahat. Okay, so nandito na tayo sa pantry ngayon ng ating hotel, no? Ito lang yung binili natin, guys. Iced latte. It's a wrap from 7-Eleven Cafe. City Cafe pala ang tawag dito. Walang kamatayan. Guys, favorite ko talaga itong triangle sandwich na egg. But this time, may kahalong crayfish na flavor. Kaya masarap. Okay, simulan na natin ang tour ng ating hotel. So, this is the hotel na pinagsistayan natin ngayon. It is called Botis City Capsule Inn. Ayan. Pakita ko muna sa inyo guys yung neighborhood ha. So isang kanto lang siya. Paglabas mo, Taipei Main Station na. Tapos kapag diretso mo pa, ano na, yung MRT to airport na. So dito sa tabi ng hotel, ayan, merong mga foot massage. May ibang hotels pa. Tapos may 7-Eleven. Ang bongga ng 7-Eleven na dito guys. May CR. Tapos may ATM mo, 'di ba? Although sa atin may ATM naman na, 'di ba? Pero CR, 'di ba? 7-Eleven dito may CR, bongga. Naamoy ko na naman yung TX. Ang sikat na TX ng 7-Eleven. Okay, so ito na yung ano, guys. Main road. Ito na yung Taipei Main Station. Oh, 'di ba? Ayan yung Taipei Main Station, guys, oh. Sobrang lapit natin, di ba? Tapos, ito yung train going to the airport, guys. Ayang white building na yan. Sa baba niyan, dyan ka pwedeng sumakay ng train going to the airport. Sobrang lapit, di ba? O, dyan lang tayo sasakay kung gusto nyo mag-MRT. Bababa ka lang dyan sa Z8. Ay, ang ganda ng Taiwan. Okay, so balik tayo sa hotel, guys. Para pakita ko sa inyo yung sa hotel mismo. Dito sa Taiwan guys, sobrang dami ng motor talaga. As in, ang dami. O yan, mga foot massage. Nakaka-addict ang foot massage dito sa Taiwan guys. Swear. So, pag nandito kayo, huwag na huwag niyong i-skip magpa-foot massage. Laki kaya ng hotel natin guys. Tignan niyo ha. Oh, diba? Hanggang dun pa yan sa taas. Pero dito sa baba niya, may parang cafe and bar. May mga umiinom-inom din dito kagabi guys eh. Ayan o, bar siya. Tapos, ito yung lagi natin kinakainan. Yung pantry. Ayan. Sige, pasukin natin. Dito tayo papasok sa harap. Botis Capsule Inn. Laki ng pinto guys. Pasok tayo. Ito yung palang cafe and bar nila. Ang ganda, no? Dito tayo dadaan. Ito na yung elevators papunta sa room. Pero tignan muna natin yung pantry. Itong banda dito nire-renovate pa siya. Kaya sira-sira pa yung tiles niya. Pero dito, guys. Yan ang pantry. Luwag, di ba? Yan, pwede nyong gamitin yan. Pero pag ginamit nyo, kayo rin maghuhugas. Tapos microwave, oven. And then dito, meron silang pa-coffee. Tapos drinking water. Tapos computer. Ano ba? Yan siya guys. Ang cozy dito. Mainit, masarap. Malamig kasi sa labas, di ba? Meron din silang laundry area. Okay.
Now, akita tayo sa room natin, guys. Ang room natin ay located sa third floor. Okay, third floor. Ayan, pagpasok mo dito, guys, puro rooms na to. Ayan, rooms. Ito, rooms din. Yung mga pinto na yan, rooms yan. Tapos, ito yung toilet and bath. Sobrang linis nito, guys. Pakita ko sa inyo yung isa. Ayan, oh. Sorry, baka may gumamit na kasi ano, shower time ngayon, di ba, umaga. Pero super linis niya, guys. Yung paliguan, malinis. Yung mismong toilet, malinis. Ayan. So, hindi naman kayo may hirapan. Kasi marami siyang ganito. Ayan o. Di ba? Tapos, blower. Tapos, toilet ulit. Then, toilet. Okay, ngayon, pasok na tayo sa room. So, ito yung room natin, guys. H. Tapos, meron siyang lounge area sa labas. Tapos, keycard nga pala sila. Ayan. So, pag nag-check-in ka dito, kailangan lagi mo itong dala kasi hindi ka makapasok sa room. And, this is our room. Ayan yung maleta natin, guys. Ano siya? Capsule siya, guys. Pero yung capsule niya, sobrang laki. Ayan, oh. Parang times to nung nasa Japan tayo, di ba? Sa Tokyo. Pero hindi ako dyan. Dito ako sa baba. Number 6. Ayan. So, ito yung loob ng capsule. Ayan. Meron siyang dalawang hanger. Pwede mong sabit dyan yung damit mo, coat mo, or whatever. Tapos, ito. Sobrang laki talaga niya. Tapos, ayun yung switch ng ilaw. Tapos, may dalawang saksakan. Ay, may dala naman ako extension. So, hindi naman tayo nahirapan. Ang maganda is, malaki din yung locker nila, guys. Dito sa gilid. Ayan, medyo madilim nga lang, hindi kaya ng camera. Pero pag ilalak mo yan, aanuhan mo rin siya ng keycard mo. Ayan, gaganito mo siya. Ayan na, nalak na. So itong maleta naman na yan, kasyang-kasya yan dito, guys, sa locker. Diba? So ganyan siya. Bali, apat lang na capsule sa isang kwarto yung nakuha ko. Kaya maganda kasi hindi masyadong madami, hindi crowded, ganun. So, ito palang a semi-private space na rin. Tapos, yung first few nights natin, ako lang mag-isa, diba? So, solong-solo ko tong buong capsule na to. Walang kasama. Although, kagabi, may nag-stay na dito. Tsaka, meron na dito. But, yeah, okay lang naman. Kasi, ano naman, nire-respect naman ng mga tao dito yung kanya-kanyang private spaces. Kaya, okay na okay. So, nabuko ito, guys, sa Agoda for 6,582.33 for 4 nights. So, pag dinivide natin yan sa 4, nasa 1,645 per night. Pwede na, no? Kasi yung mga hotels dito na solo, nagre-rate ng mga 2,400 to 2,500 eh. So, parang nakatipid ako ng 1,000 pesos per night. Pwede na, no? Pero kung magkakaroon ako ng chance and kung mas maaga sana akong naghanap ng hotel, kasi this is a very spontaneous trip, guys. As in, binook ko lang siya ng agad-agad, ganun. Like, Taipei, sige, go, tara, ganun. Kaya hindi ako nakahanap masyado ng mga hotels talaga. Pero kung next time na maaga-aga tayong makakahanap ng hotel and makakapag-plan ng trip natin, mas kukunin ko talaga yung mga solo rooms kasi konti na lang yung diferensya sa mga ganitong dormitory type na room and magkakaroon ka na ng solo room. Pero now, happy naman ako sa nakuha kong dormitory type na room kasi nga malaki, malinis, and sobrang lapit talaga niya. Nakita nyo naman, sobrang lapit niya sa Taipei Main Station, diba? Kaya hindi naman talaga ako nagka-problema dito. So ayun, guys, kung gusto nyo rin mag-book dito, Agoda lang. And type nyo lang Boutique City Capsule in. And yeah, super okay talaga dito.
So that's it for the hotel and room tour ng ating hotel na pinagsistayan dito sa Taipei, Taiwan. And i-end ko na itong vlog na to dahil lalabas na tayo. So bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook, JMSurney24 on Instagram, and at JM Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike niyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Taiwan vlog.